Magandang araw po sa inyo lahat. Tagalog ko no Oshira Sedes, Yamasta Melinda Tomoshimas. Lisa Onoda Des, Yorosiko Aningay Simas. Aningay Simas. At para po sa araw na ito ay ang aming report. Mauuna na ako, Lisa. Yes. Dahil summer po, i-enjoy natin yung kabundukan daw po ng Shizuoka ngayong summer. Kononatsu wa Shizuoka no Yamade, Shizen no Tanoshimo tiyu Oshira Sedes. Okay. Mula po sa taong ito, ang Agosto 11 po ay magiging pista opisyal bilang araw po ng kabundukan. Sa pagkakataong ito po, bakit di nating subukan pumanik po sa mga malapit sa ating mga bundok? Mag-hiking po tayo at maging mas close tayo po sa kalikasan at mga kabundukan na, no? Ang Shizuoka City po ay mayroong Minami Alps UNESCO Eco Park na kinikilala po sa mundo. Ang Minami Alps UNESCO Eco Park ay mayroong mga natatanging hayop at halaman at magandang natural environment. Ang kultura at kasaysayan po ng naturang area ay nananatili pa rin po hanggang sa kasalukuyan. Tunghayan po natin yung maganda o yung kagandahan po ng Minami Alps UNESCO Eco Park sa video na mapapanood po sa kanilang homepage, at meron din pong mga impormasyon ukol dito. At syempre, may mga ilang impormasyon din po na maaaring mapanood sa wikang English, Chinese, at syempre po sa wikang Koreano, ano? At yung homepage po ay nakasulat po dito sa ibaba. At syempre, maliban po sa Minami Alps, ay may marami pa pong magagandang kapaligiran at kalikasan na malapit lamang po sa atin, ano? Marami rin pong mga hiking course, at ang mga hiking course na nailathala po sa Shizuoka, Shiban, Ikimono, no, Saku Mapu, o yung tinatawag pong ano, Shizuoka City Edition ng mapa para po yan sa pamamasyal, ay matutunghayan rin po sa homepage ng Shizuoka City. Ayan po. So, mag-explore po tayo ng kabundukan ng Shizuoka this summer. Okay, at para sa susunod pang impormasyon, Lisa? Yes, thank you, Mel. Ito ay impormasyon sa mga pansamantalang benepisyo sa wikang Hapong po, Rinjin Kyu Fukin no Oshirase. Upang makabawas tayo sa paghihirap ng mga mamayan, ay maglalaan daw po ng ang pamahalan ng pansamantalang benepisyo. Mm-hmm. Ang dalawang uri po ng benepisyo ay ang Special Welfare Benefits at Disorder and Survivor Basic Pension Recipients for Special Welfare Benefits. Ang mga benepisyong ito ay maaaring igawad po sa mga nakatalang sa nakatira dito po sa Shizuoka City na sakop sa Enero 1, 2016. Meron po silang application form na ipapadala sa inyong mga tahanan. Merong mapapadalhan at meron din hindi depende sa kinikita. Depende kasi yan sa kinikita nila. So, yung hindi po mapapadalan, hindi po kayo qualified. At mangyari din daw po, ipagpatuloy ang pag-a-apply sakali mang sakop kayo sa pasamantalang benepisyo. Correct. Unahin po natin ang Special Welfare Benefit. Ang qualification ay mga hindi sakop sa pagbabayad ng residence tax o hindi kailangang magbayad. Ito po ay hindi kasama dito ang mamayan na dumidepende lamang sa taong nagbabayad ng residence tax at tumatanggap po ng tulong sa pamahalan. Walang ang halagang matatanggap po nila ay sa isang katao po ay 3,000 yen po, isang beses po ito, no? At ang pangalawa naman po, ang Disorder and Survivor Basic Pension Recipients for Special Welfare Benefits. Ang qualification din po ang mga hindi sakop sa pagbabayad ng residence tax o hindi kailangang magbayad. Ito, hindi kasama dito ang mamayan dumidepende lamang sa taong nagbabayad ng residence tax at tumatanggap po ng tulong sa pamahalan. Ang mga nakakatanggap po na benepisyo para sa buwan ng Mayo ng taong ito sa Basic Disability Pension at Survivor Basic Pension, subalit ang mga mayroong pasamantalang welfare benefits na para sa mga matatanda simula sa Abril ay hindi kasama po sa benepisyong ito. Mangyaring tong hangayan po ang nakapaloob sa application ukol sa pamamaraan ng pagtanggap ng benepisyon sa uri nito. Ang halagang matatanggap po ay sa isang katao po ay
30,000 yen isang beses po. Mm-hmm. Para sa pag-a-apply, lagdaan po ang application form na ipadadala sa inyo, lagyan po ng seal o income. Isama at ilagay ang kopya po ng banko at identification card sa return envelope na matatanggap ninyo. May dalawa at hanggang tatlong buwan po ang review sa application bago matanggap po ang mga benepisyo. Ang panahon po ng pagpapadala sa post office po ay sa September 2, Biyernes hanggang January 6, 2017, Lunes po ito. Kailangan may tatak po ng koryo. Sa counter po ng bawat city district offices ay sa September 2, Biyernes hanggang January 13, ito po ay Biyernes. Okay. Sa USADA at Cambara branch sa September 2, Biyernes hanggang October 3, Lunes po ito. Information po sa Special Benefit for Child Rearing Office ay tumawag lang po kayo sa telepono 054-221-1100. Sa weekdays po nila, alas 9 hanggang alas 6 lang po, no? Mm-hmm. Sa weekdays po, sa 8:30 po ng umaga hanggang alas 5:15 lang po. Wala naman yata sa ano yun, ano? Sa post office at saka sa counter ng mga bawat city district yan. Oo po. Okay. At wala rin daw po silang servisyo sa tuwing Sabado, Linggo at siyempo sa Piesta official, ano? Information lang po, ang Special Welfare Benefits Call Center po ay 054-205-1290. Meron doon sila sa August 1st po, Lunes ay naka-schedule na bukas po sila. Okay, yan po ang ano, tungkol po sa mga impormasyon sa mga pansamantalang benepisyo, ano? Hi. At this time naman po, tungkol naman po ito sa Naitsu, napaka-popular daw po, ano? Daininki Yoru no Dobutsuen. Ang taunang popular na Naitsu ng Shizuoka Municipal ni Hondaira Zoo ay bubuksan muli sa taong ito. Mm-hmm. Sa panahon lamang na ito, matutunghayan natin yung kakaibang image sa gabi po ng zoo. Maging sa loob po ng zoo, makikita natin yung mga kakaibang image ng mga hayop sa gabi na di natin po nakikita sa araw. Matutunghayan din po yung mga lightings ng iba't ibang objects at night view sa kaitaasan ng bundok at mayroon din pong mga pagtatanghal ng mga musika. At dahil sa maraming request po na dagdagan ng araw na bukas ito sa gabi ng Sabado, ang tatlong beses sa isang taong bukas ay magiging apat na beses na po. Kaya't marami na tayong chance na makapunta sa gabi, no? Sa zoo. Tuwing Saturday po yan, ano? Every summer. Kaya kailangan po yung, dun sa mga may sasakyan, kailangan po yung application para sa parking space at para sa iba pang impormasyon ay mangyaring makipag-ugnayan po kayo sa Nihon Daira Zoo. Meron din pong libreng shuttle bus sa JR Higashi Shizuoka Station. So, yung period po na bukas yung zoo, night zoo ay tuwing Sabado hanggang bali September number 3, 10 at saka 24 plus sa October 1st po, ano? At syempre, ang oras po ay mula alas 5:30 hanggang alas 8:30 po ng gabi. Bali, 7:30 po ng gabi, yun po yung last na oras ng pagtanggap nila sa zoo, ano? Yung mga latecomer hanggang 7:30 lang po pwede, ano? At syempre, libreng paggamit naman po ng shuttle bus, just in case gagamit kayo mula po sa JR Higashi Shizuoka Station, papunta po yan ng Nihon Daira Zoo. At yung oras po ng serbisyo ay mula alas 5 ng gabi hanggang alas 9 po ng gabi. Papuntang zoo ay bali hanggang alas 7 lamang po ng gabi ang serbisyo. Ang iba pa pong paraan para sa pagpunta doon, pwede kayong pumunta doon by bike or motorbike. Bali, maglalaan po sila ng bicycle parking para po dyan, ano? At syempre, pwede rin po tayong maglakad papunta doon. Lalo na po yung mga malalapit lang sa Nihon Daira Zoo, ano? At syempre, para po sa impormasyon, makipag-ugnayan po tayo sa Shizuoka Municipal Nihon Daira Zoo.
Maganda yan, Mel. Ano, kasi paan ba mainit, di ba? Oo. No, tamang-tama samang ayaw magpaaraw. Yes. At saka yung, yun. Ano, yung image naman sa gabi, ano, di ba kakaiba rin ng zoo? Ano kayong, nakapunta ka na ba tuwing gabi? Hindi pa naman. Kaya lang, nakita ko lang yung sa nila sa, yung ilaw, ano, ang ganda. Oo, may mga lightings pa nga sila. Ano. Nakapunta ako sa ano lang, sa Safari Park. Oo, pero din sa zoo, hindi pa. Okay. So, punta po tayo. Okay? Yes. At next naman po, para naman to sa paghahanda po sa Nangkai Turapu Massive Earthquake o yung Nangkai Turapu Kyodai Jishin Tsunami 1.0 advice. Bali, ibibigay po yan sa atin ni Lisa. Yes, ito po yung mahalaga, no? Yes. Ito itungko sa protektahan ng ating sarili sa tsunami. Tsunami karami mamuro. Okay. Kapag daw nilindol ang karagatan, posibleng magkaroon po ng tsunami. Mula sa babala ng Meteorological Agency, matapos ang pagyanig po ng lindol, kung may magaganap na tsunami ay may 3 minuto matapos ang pagyanig ng lindol ay magbibigay po ng babala ang tsunami forecast district sa pamamagitan po ng alarm at warning o anusyo sa pag-iingat po sa tsunami. Mula sa bawat nasasakupan tsunami forecast district ay ipaalam sa babala ang inaasahang pagdating po na oras at taas po ng tsunami. Sakaling mangyari ito, ang taas ng tsunami ay inaasahang may taas na sintaas po ng 5 palapag ng gusali. Imagine, ang taas nun, ano? Subalit ko ang lindol po ay napakalaki na ang earthquake scale o magnitude ay lumagpas po sa 8, posibleng hindi makuha agad ang tumpak na seismic scale ng tsunami. Kaya ipahahayag ang state of emergency sa pamamagitan po ng term ng massive at mataas. Kung ang epicenter ay malapit sa land, ang tsunami ay malamang mauna kesa bumaba daw po ang tsunami. Kung may malakas na pagyanig o mahina pero mahabang pagyanig ay mag-uumpisa na ang pag-evacuate po. Maari mas malaki daw po ang tsunami kaysa sa inaasahan ng mga lokalidad mula sa coastal terrain. Huwag nating isipin na palaging ligtas tayo sa inaakalang ninyong safe na lugar. Mas mainan na mag-evacuate pa tayo sa mas mataas po na lugar. Ano? Asahan rin natin ang tsunami ay may ilang ulit daw itong pabalik-balik. May ilang beses na maaaring umulit at bumalik ang tsunami. Kaya hanggang walang anusyo o babala na ligtas na ang tsunami ay mangyaring magpatuloy sa paglisan o pag-evacuate po. Okay, ayan. May karagdagan pa, Lisa, ay, no? Yung tungkol po ito sa mga warning, bali nakabukod to sa 3 klase ng mga warning eh, yung tinatawag po natin na huge tsunami warning, which is talagang massive yan, ano, yung tsunami. So, yung tsunami warning, ayun yung tada na mataas lang or takay siya. So, yung tsunami caution naman is tungkol naman dun yung sa mahina lang naman siya o mababa lang yung tsunami, ano. So, just in case huge tsunami warning, bali, for example po, ano, 10 meter yung ano, meter yung taas. So, inaasahan na higit pa sa, pwedeng asahan po na higit pa sa 10 metro yan, ano. So, massive po yan, naka-include, ano. Pag 5 meter naman, inaasahan ang taas ay hanggang sa 10 meter. Bali, massive pa rin po yan, ano. Pag 3 meter naman, inaasahang 5 meter yung taas naman po. Pag tsunami warning naman, pag for example, 1 meter, inaasahang yung taas is nasa 3 metro. So, mataas po yan, ano. Naka-consider yan sa mataas o takay tsunami. So, pag tsunami caution naman po, caution lang po, ano, pero daiji rin po ito. For example, 0.2 meter lamang yung taas, inaasahan na mag-expect na tayo mga 1 meter, ganyan. Bali, walang sign ko do, pero mag-ingat pa rin po tayo. Ayan po ang buong buod namin sa mga impormasyon sa araw na ito. Again, ito po muli si Melinda Yamashita. Lisa Onoda po. Magandang araw po sa inyong lahat.